Ganito ang arangkada balita, mga maiinit na balitang nakalap ng ating news team. May bagong boses na ang mga kababaihan sa City of San Fernando, Pampanga. Nagtatag na rin kasi ng chapter ang grupong Gabriela o Gabriela para sa kapakanan ng mga kababaihan sa naturang lungsod. Kasama sa pagbabalita, si Red Tolendino. Nagtipon dito sa isang covered court sa Barangay Santa Teresita sa siyudad San Fernando, Pampanga, ang mga kababaihan na nagmula pa sa iba't ibang barangay ng San Fernando upang buuin ang Gabriela chapter sa siyudad. Nagsagawa din ng halalan upang formal na magkaroon ng opisyales ang organisasyon. Bali, magandang opportunity 'yon na unang-una dito may chapter na ng organisasyon ng Gabriela at saka may malalapitan kami kagad. Ayon naman kay Aurora Fowler, kailangan din daw ang pakikialam ng lipunan upang mapangalagaan ang lahat ng karapatan ng bawat tao. Alam ko naman, may tungkulin ako sa komunidad. At kung ano man yun na kaya kong tumulong, tumutulong ako, hindi ka nanunungkulan, hindi ka na tumulong sa kapwa mo. Layon daw ng naturang hakbang ang maipagsama ang mga women's group sa bawat barangay ng siyudad upang mapangalagaan ang karapatan ng mga kababaihan. So sa pamamagitan ng pag-organize ng mga kababaihan para masama-samang mag-aral tungkol sa ating mga karapatan at labanan yung mga issue na kinakaharap. Ayon sa Gabriela, mayroon pa rin mga naitatalang kaso ng pang-aabuso sa mga kababaihan sa kabila ng iba't ibang advokasya para mamulat ang publiko sa karapatan ng mga babae. Problema ng kababaihan, suliran ng kababaihan, yung kahirapan, malalang karahasan sa kababaihan, violence against women and children, mga kaso ng rape, kaso ng discrimination sa kababaihan. So yung kahirapan at saka yung karahasan sa iba't ibang forma nito, ito talaga yung mga major issues ng kababaihan na isinusulong ng Gabriela na maharap at masolusyonan. Isa sa mga karapatan ng mga kababaihan ang mabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng disenteng hanap buhay. Talagang mahalaga na magkaroon ng trabaho, disente at maayos na trabaho at nakakabuhay na sahod. Kaya din naman nilang gawin ang ginagawa ng mga kalalakihan. Dapat patas ang pagtingin sa mga kalalakihan at kababaihan. Dagdag pa niya, tila hindi gaanong pansin ng pamahalaan ang pagbibigay ng disenteng trabaho sa mga babae at tila ang gobyerno para mismo ang umaabuso sa karapatan ng mga babae. Aniya, isang halimbawa raw dito ang mga kababaihan sa Angeles City na kung saan ginagamit daw ng gobyerno bilang panghikayat sa mga sundalo ng Estados Unidos ang kanilang pagpapahinga o rest and recuperation. Ano ba ang meron sa Clark? Bakit sa dyan sila nag-RNR? Kasi merong walking street, merong fields, merong red light district. Kung saan nga nandoon ang mga kababaihang nagbebenta ng aliw. Dagdag pa ni Dizon, di naman papasukin ng mga biktima ng prostitusyon kung mayroon lamang sanang sapat na trabaho may aalok sa kanila. Kung sanang merong maayos na trabaho para at programa para sa kababaihan, ay wala namang babaeng gustong magbenta ng katawan para lang kumita ng pera. Tinapos naman ng Gabriela ang kanilang programa sa pamamahagi ng relief goods sa mga sinalanta ng Bagyong Lando. Ako si Red Tolentino, nag-uulat para sa Arangkada Balita. Sa mga may hawak pa ng perang papel na may lumang disenyo, ipapalitin na po yan dahil hanggang December 31 na lamang magagamit yan bilang pambayad o pambili ng mga produkto at serbisyo. Sakaling hindi agad ba ipapalit, may isang taon pa kayo para maipapalit ito sa anumang bangko. Magbabalita si Sarah Nanyago. Habang papalapit ang katapusan ng taon, muling nagpaalala ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP hinggil sa demonetization o pagpapawalang bisa ng mga lumang pera. Ayon kay Divine Grace Bariwan, Research Specialist ng BSP San Fernando Branch, hanggang December 31 ngayong taon na lamang maaaring gamiting pambili at pambayad ang mga perang papel na may lumang disenyo o new design series. Sa susunod na taon, tanging mga bagong disenyo o new generation currency na lamang daw ang tatanggapin sa mga transaksyon. Ngunit maaari pa rin umanong ipapalit sa mga bangko ang mga lumang pera. Sa January 1 hanggang December 31, ang maaari na lang natin gawin sa ating mga perang papel na may lumang disenyo
ay ipapalit sa mga bangko. Na kahit sa ang bangko, pwede po natin siyang ipapalit. Wala din pong amount or limit ng amount na pwede nating ipapalit. Para sa mga overseas Filipino workers, so OFW, na hindi makapagpapalit ng old banknotes sa susunod na taon, maaari silang mag-register online simula October 1 hanggang December 31 sa website ng BSP. Ayon kay Bariwan, kung mapapansin ay kakaunti na lamang ang mga nakikitang lumang perang papel dahil unti-unti na raw nilang inaalis ang mga ito sa sirkulasyon. Layon daw ng BSP na mapanatili ang integridad ng pera ng bansa, kaya ito nagde-demonetize. Karaniwan din kasi na nagpapalit ng disenyo ng mga pera ang mga central bank sa buong mundo kada 10 taon. 1985 pa o 30 taon na ang nakalilipas simula ng unang gamitin ang New Design Series o ang lumang perang ginagamit sa kasalukuyan. 2010 ang unang ilabas ng BSP, ang New Generation Currency o ang pinakabagong disenyo. For simplicity, since dalawa po yung klase ng pera ngayon na umiikot, naisip po ng Bangko Sentral na i-withdraw na po yung isa in circulation para isa na lang po yung mukha ng ating mga pera. Nagpaalala rin ng BSP sa mga negosyante na dapat pa rin tanggapin bilang kabayaran hanggang December 31 ang mga lumang perang papel na ipinambabayad sa kanila. May ulat daw kasing natanggap ang Bangko Sentral patungkol sa mga negosyanteng hindi na tumatanggap ng mga lumang pera. Nakikiusap po kami hanggang December 31 po, maaari pa po nating gamitin. Maaari pa pong gamitin at ipanukli ang ating mga perang may lumang disenyo. Sa nalalapit na Kapaskuhan, sinabihan din ng mga mamamasko na tanggapin pa ang mga makukuhang aginaldo na may lumang disenyo. Maaari pa rin naman daw kasi itong magastos hanggang sa December 31. Sakaling hindi magamit bago matapos ang 2015, maaari naman daw itong ipapalit sa anumang bangko sa 2016. Pero pagsapit ng 2017, tuluyan nang mawawalan ng bisa ang mga lumang disenyo at hindi na rin pwedeng ipapalit ang mga ito sa bangko. Ako si Sara Maniago, nag-uulat para sa Arangkada Balita. Kung may tanim bala sa NAIA, ang Clark International Airport may tanim din pero hindi bala ito na ikakasakit ng ulo ng mga OFW at turista. Alamin kung ano ang tanim na ito sa report ni Sara Maniago. Ngiti, yakap at halik ang isinalubong ng Department of Tourism o DOT Region 3 sa mga Overseas Filipino Worker o OFW na lumalapag sa Clark International Airport o CRK simula nitong November 4. Bukod sa mainit na pagsalubong, sinabita ng mga kwintas na may hugis parol na palawit ang mga balikbayang matagal ding nawalay sa kani-kanilang mahal sa buhay. Gawa pa raw sa abo na ibinuga ng bulkang Pinatubo ang naturang mga kwintas. Ayon kay Lu Pangilinan, Tourism Operations Officer ng DOT Region 3, ito raw ang simpleng pamamaraan ng kanilang ahensya upang kilalanin ang kontribusyon ng mga OFW sa pag-undan ng bansa. Bahagi raw ito ng kanilang selebrasyon ng Month of Overseas Filipino at International Day of Migrant Workers mula ngayong Nobyembre hanggang Disyembre. To pay tribute para sa ating mga overseas Filipinos that they play a significant role po sa contribution, significant contribution para sa ating bansa. So para naman po magkaroon tayo ng pay, parang it's a payback time for them to feel yung arrival nila dito is very much welcome. Maging mga dayuhang kasama ng mga Pinoy migrant worker, kabilang din sa malugod na binati ng DOT. Bukod sa pagsasabit ng kwintas, may mga freebies ding ipinamigay ang ahensya para sa mga OFW, gaya ng mga libreng tiket sa Nayong Pilipino at bag. Matagal na raw planado ang naturang aktibidad. Nagkataon naman daw na nasabay ito sa kontrobersyal na issue ng tanimbala sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. It has nothing to do po with that issue. Para po maramdaman nila na itong ating bansa, despite of the mga issues or like yan, yung current issue natin sa NAIA, is safe pa rin dito mag-travel or mag-visit dito sa Philippines. Sa Facebook account ng Direktor ng DOT Region 3 na si Ronnie Chotwico, tila may pahiwatig pa ito kaugnay ng kontrobersiya na pagtatanim ng bala sa NAIA kasama ng mga larawan ng kanilang pagsalubong sa mga balikbayan.
Samantala, gulat at saya naman ang naramdaman ng mga OFW na nakatanggap ng mainit na pagsalubong, kagaya na lamang ni Rizal D. De Jesus na OFW mula sa Qatar, na ngayon lamang ulit makakauwi matapos ang dalawat kalahating taon sa abroad. Ay, salamat. Maraming salamat. Ay, nagulat talaga dahil hindi ko sukat takalain after very long time nang nag-abroad ngayon lang. Ikinatuwa raw ng mga OFW ang ipinakitang pagpapahalaga sa kanila, lalo pa ngayong tila sila ang binibiktima ng modus sa mga paliparan. Masaya, tsaka gulat lang. Bakit mo kayo nagulat ka? Kasi first time kong umuwi. Kaya dito ang pinili naming kasi yung nababalitaan nga sa Naiyan. So dito kami lumapag. Masaya. I mean, it gives us privilege to be recognized. So thank you for that. Samantala, ikinatuwa rin ng pamunuan ng CRK ang ginawang hakbang ng DOT. Dapat lamang daw nabigyang importansya ang mga OFW imbes na biktimahin. Well, I guess it's a showcase that what's happening elsewhere is not happening here at Clark International Airport. Again, it will be difficult to comment on what's happening elsewhere, but we would want to comfort and reassure passengers who fly Clark that we are doing everything to prevent any untoward incident, any untoward activities that will be negative to the reputation of the airport. Ako si Sara Manyago, nag-uulat para sa Arangkada Balita. Isang bagong gusali ang nakatakdang itayo sa bayan ng Santa Ana sa Pampanga na siyang magiging bagong munisipyo. Inaasahan ng mga lokal na opisyal na dahil dito ay maiinggan yung mumukunan ng mga negosyante sa lugar. Nag-uulat si Jennifer Salenga. Nakatakdang itayo sa mahigit 1 hektaryang lupain na ito sa Barangay San Juan ang magiging bagong munisipyo ng bayan ng Santa Ana. Nitong 6 ng Nobyembre, dinaos ang groundbreaking ceremony para sa naturang proyekto na dinaluhan ng mga lokal na opisyal ng Pampanga at Santa Ana. Ayon kay Mayor Romel Concepcion, masyado na raw kasing masikip sa kasalukuyang munisipyo na nasa poblasyon ng Barangay Santa Lucia. Nagiging problema na rin daw matinding traffic sa bahaging iyon kaya naman napapanahon na upang simulan ang pagpapalago sa lugar. Lahat ng national agencies nandun masikip kami Nandun pa yung RTC Court. Nandun pa po yung pulis kasama sa munisipyo, yung police station. Kaya ako po, gumawa ng hakbang para matransfer itong munisipyo. Kaya dito sa lupang ito, 1.5 hectares, malaki na. Pati po yung mga palengke, baka sakaling malilipat po natin dito, yung traffic magiging hindi po maging masyadong, hindi na makokongest. 25 million pesos raw ang halaga ng konstruksyon ng itatayong munisipyo na kagad na sisimulan sa 7 ng Nobyembre. Aabot naman sa 17 milyong piso ang halaga ng biniling lote ng LGU. Bukas na bukas po kasi gusto ko po pag nag-groundbreaking kami, kinabukasan, ayaw ko lang po yung pogi points. Gusto ko pag nag-groundbreaking, kinabukasan, start na po yan. Siguro mga 6 to 7 months po ang target niyan. Bukod sa munisipyo, maraming infrastruktura pa raw ang asahang maitatayo sa lugar katulad ng multipurpose hall at sports complex. Nagpaabot naman ang pagbati si Pampanga 3rd District Representative Oscar Rodriguez sa pamumuno ni Concepcion. Bukod sa pakikinabangan daw ito ng mga residente ng Santa Ana, mas maiinganyo raw ang mga investors na mamuhunan sa lugar. Kaya naman suportado ng kongresista ang proyekto. Ito ang magti-trigger ng development dito sa bayan ng Santa Ana. Matagal na natin pinapangarap yung mga ganitong galaw. Kaya yan ay simbolo ng panibagong areas of development dito sa parte ng Pampanga. Dati at hanggang ngayon, Sleepy Town. Ngayon ay magsisimula ng makikita sa imahen ng mga serious investors ang mukha ng Santa Ana. Kapansin-pansin na rin ang mga sinasagawang road widening sa lugar ng Department of Public Works and Highways sa inisyatiba ng kongresista. Kaya naman unti-unti raw ay may sasakatuparan ang pag-unlad ng bayan ng Santa Ana. Ayon naman kay Concepcion, sa oras na mailipat ang operasyon ng munisipyo sa bago nitong lokasyon, pakikinabangan pa rin naman daw ang lumang munisipyo. Pwedeng pauupa yun, pwedeng gagawing museum, library, marami pong gagawin po natin doon. May pinakiusap naman ang alkalde sa kanyang mga kababayan na posibleng maapektuhan ang mga sinasagawang pagbabago sa lugar. Kahit po may masasaktan dyan, may maano, talagang kailangan po yun para sa pagsulong ng isang bayan. Dapat tanggapin mo kung talagang binabatikos ka doon, may magagalit. Pero yung pangkalahatan naman po, ang makikinabang ang taong bayan, go po kami doon.
Ako si Jennifer Salinga nag-uulat para sa Arangkada Balita. Damang-dama na ang Pasko sa City of San Fernando, Pampanga dahil sa mahigit 600 parol na gabi-gabi ay kumukutikotitap sa kahaba ng Jose Abad Santos Avenue. Nais daw ng LGU na maagang maramdaman ng mga Fernandino at mga turista ang panahon ng Kapaskuhan. Narito po ang aming balita. Puspusan sa pagtatrabaho si Willie Layog nang bisitahin ng CLTV 36 News Team sa kanyang shop dito sa Betis, Cuauhtemoc, Pampanga. Sa darating na linggo kasi itutulak ito sa later, dadalhin ang kanyang obra o ang replika ng imahe ng Our Lady of Hope of Palo sa lugar kasabay ng paggunita sa 20th anibersaryo ng pananalasa ng Bagyong Yolanda. Ipinakita ang imahe sa publiko sa unang pagkakataon ng bumisita si Pope Francis sa Tacloban Airport noong January 17. May 7 talampakan nito na ibinigay ni Layog sa Archdiocese ng Palo. Isang imahe sa 7 ecclesiastical items na ginawa ni Layog para sa Archdiocese of Palo at Archdiocese of Manila para sa unang pagbisita ni Pope Francis sa bansa. Kinausap ako ni Archbishop doon na gumawa na ng mga small replicas para i-distribute sa parokya. Kasi nga, ang main reason is nagkakaroon ng ipopropagate nga itong Our Lady of Hope of Palo. Paano magpapropagate kung wala kang material for popular devotion? So, gumawa nga kami for this i-distribute sa mga parokya. Dalawa lang muna at dadalhin namin this coming Sunday for the anniversary. Sa paggawa ng imahe, pinagsama raw ni Layog ang features ng Our Lady of Perpetual Help at Our Lady of Sorrow. Una raw niya itong tinawag ng Nuestra Señora de Salvacion, pero pinangalanan ito ni Palo Archbishop John Du na Our Lady of Hope, alinsunod na rin sa mensahe ni Pope Francis. Maraming deboto raw ang napamahal sa imahe at marami rin ang humiling na magkaroon sila ng imahe ng Our Lady of Hope of Palo, bagay na labis na ikinatuwa ni Layog. Nakakataba ng puso siyempre, nakakatulong tayo din sa pagka-relate sa mga tao kung ano yung mahal ng maal na ina sa atin, lalo na to, Our Lady of Hope, parang pag-asa sa mga sinalanta ng Bagyong Yolanda. Siyempre tayo mga Pilipino, very, di ba, malalim ang devotion natin sa mahal na ina. At the same time is pang pagka-Kristiyano mo, yung pag-asa, di ba, puno tayo ng pag-asa. Ipinaliwanag ni Layog ang kahulugan ng bawat detalye ng imahe. Isinunod ang disenyo nito sa naging karanasan ng mga taga-Leyte ng tumama sa kalupaan ng Bagyong Yolanda. Pilipinas part din daw ito, kaya naman orihinal ang konsepto at disenyo. Makikita man itong iconography nito, ang bata sinasagip niya yung biktima ng Yolanda sa baba. In general yun eh. Kumbaga, tayo nagsisimbolize tayo mabata. At itong iconography nga nito, hindi ito ulap. U-waves ito, ang local relevance nito, di ba, yung sa Yolanda. Pero may ba't may globo? Di ba yung trust ni Pope Francis, yung global warming? Ito yung wake up call sa atin ito, parang ganun yung Hindi lamang daw mga Pilipino ang humanga sa naturang imahe, maging ang mga taga-ibang bansa raw kasi nagpakita ng interes dito. Hindi na nga raw mabilang ni Layog ang dami ng mga imahe ng mga santo na kanyang ginawa. Pero ang Our Lady of Hope of Palo raw talagang espesyal para sa kanya. Pero ngayon meron ng parang lumulutang na, di ba? Parang ito na. Kasi nga, hindi lang ito nag-click dito sa atin. Sa buong mundo na alam na nila to eh, itong Our Lady of Hope na to. So parang special na sa akin itong image nito. Hindi rin daw basta-basta ang paggawa sa naturang imahe dahil sa bawat pag-ukit ni Layog ay sinasamahan niya raw ng panalangin. Siyempre kailangan mo ng spiritual guidance to parang guide ka dito. Ito sa paniwala ko hindi ako ginamit lang ako eh. Hindi galing sa akin itong ganitong disenyo. Parang ginamit ka lang to makarelate sa mga taong ganun. Mahigit 100 replika ng Our Lady of Hope of Palong ipamamahagi sa mga simbahan at paralan sa Leyte. Pero bukod sa mga ito, mayroon na rin daw mga individual na gustong umorder sa kanya. At upang maiwasang mapirata ang imahe ng Birheng Maria, nag-secure na ng Certificate of Copyright Registration at deposit mula sa National Library of the Philippines at Intellectual Property Office of the Philippines si Layog nitong May 14. Ako si Jennifer Salinga nag-uulat para sa Arangkada.